Jen. Nanonood din ako ng K-drama. Ina-ina tayo ng sistema. Maganda ka man o hindi, kabit ka pa rin. Doon po sa mga nagsasabi na kinaina ng sistema ang Pilipinas, hindi naman po sa ganun. At may sasabihin po akong secret. Meron tayong mga wrong notions on traveling, pero nanonood ako kay Miss Ann Clutes. Hi Miss Ann. Kukunin ko yung mirror, lalagay ko sa harap ko. Ha? Doon ako nagre-review. Huh? So yun, kapag stress ka, don't die. Ayusin mo sarili mo. Actually, gusto ko rin matuto mag-drums. Pag galit ka, di ba, parang mas masaya yung drums gig. Hey chums, it's CA and welcome back to our family home. So, escape from reality. Ano ba yung dapat muna nating intindihin when it comes to this topic? What do we mean by escape from reality? Ano ba yung tinutukoy natin dito na reality? Like we focus on reality pertaining to stress from work, from the lodge of news, pressure of responsibilities, boredom, discomfort, yung mga ganyan. Can we really escape reality? Actually, no. Okay, so ano-ano ba yung mga ways of escape from reality? Actually, madami. When you try to search on the internet, marami po talagang ways of escape from reality. But the things that I will be sharing today, yung mga akin lang, okay? Yung mga ginagawa ko para lang makapag-relax, no? to breath away from the normal stresses of life. Mga ganyan. So, start. I'll be sharing 10 ways of escaping from reality. So, mga bagay po ito na ito ay ginagawa ko kapag ako ay stressed, bored, galit, or nalulungkot. First thing is arts and designs. First, love ko pong arts and designs. First person who knows, bata pa lang po ako, mahilig na po akong magkuskus ng lapis, gumuhit, ganyan. I can show you some of my works po na naitago ko, mga gawa ko po ng elementary. Just place it somewhere here. Dyan. Ayan. Ito pong mga to ay ginuhit ko po sa karton ng sigarilyo na pinagdikit ko. Kasi meron po kaming tindahan. So, yung karton ng sigarilyo, ginuguhitan ko po yan. Kung ano-ano. Hanggang sa natutunan po ako mag-design, ganyan, at kung ano-ano lang po makita kung pwede kong i-design, didesign ko dyan kahit bato pa yan, o dahon, or bagging, or whatever na makikita ko sa nature na pwede kong i-design, i-design ko po yan. So, ganun. So, ito nga po, isa po ito sa mga naging outlets ko. So, my drawing books and sketchpads na pwede ko lang i-grab anytime at kukuskus lang ako dyan, ganyan. So, it really helps, really helps a lot to release your emotions, you know, to release my emotions and all. So, yun, kapag kailangan ko lang pumunta sa ibang dimension, yun, I'll just grab my drawing book or my sketchpads and then drawing lang ako dyan kung ano-ano. Pwede na rin po yung gawin, guys. Hindi naman po kailangan maging magaling sa pagguhit, hindi naman po kailangan maging artist para gawin po ang bagay na yun. Kasi anything would do, kahit stick-stick pa yan, art pa rin yan, guys. At kapag hindi naman maunawaan, abstract po ang tawag dyan. Use your imagination. Alam nyo, subukan nyo lang po mag-drawing ng kahit ano sa kahit anong papel. At eventually, magiging kaibigan nyo po ang lapis at papel. You'll get better as you do it. Iba po yung relaxation na nabibigay ng art. Iba po yung emotional health na binibigay po ng art. Kung matutulungan nyo lang po siyang mahalin. Next one is writing. Alam niyo yung itong writing, marami po ang tawag nito. Isasali ko na dito ang writing ng essays, poems, songs, and also having a personal journal. Pwedeng Bible journal or memo journal niyo lang na kung pinaglalabasan niyo lang ng sama ng loob niyo. Elementary pa lang po ako, nag-start na ako magsulat ng essays, poems, at songs. Pero naaalala ko first verse, I can remember. Yung first essay na sinulat ko ay tungkol po sa puno.
kasi dati, gusto ko pong maging puno. Naku, sa akin na lang po kung bakit. Pero ngayon gusto ko na rin maging kahit. Sa akin na lang ulit kung bakit. So, ayun nga po, magsulat po kayo. You just write down your thoughts, ideas, stories, facts, opinion. Although, diba, as human beings, we are social animals and we really need to communicate with other people. Pero, you know, a great deal of communication requires us to write. Sabi nila, ang writing is also a way of communicating with other people. But for me, it is more on communicating with yourself. Wow! Ano po ba yung benefits ng writing? It actually helps you clear your mind. Converting your thoughts into symbols. It doesn't matter if you write and you actually find it pretty cute. Hindi naman yun yung point. Basta gawin mo lang siyang gawin mong kanta or tula. It is actually a great mental exercise. So keeping in shape and a way of it will unleash your creativity. Express lang naman. This is just self expression. So, pwede mo siyang going outlet yung pagsusulat. Lalong-lalo na po yung journal. Napakalaking tulong po ng pagkakaroon ng journal or diary. I have my 4 diaries na wawala po. Yung pangatlo, kaya yung pangatlo ko ay yung pang-apat na lang. Nag-start akong magsulat noong 2011, if I'm not mistaken. It's really a big help pag meron kang diary or journal na you just write down your thoughts and your feelings and emotions in there. And it really somehow clears your mind and nakaka-relax ka talaga kapag ka parang doon mo ibubuhos yung kung ano man yung nararamdaman mo. Doon mo i-release, ganyan. And it really helps a lot. 3rd is music. Nako, ang pamilya po namin ay mahilig po sa musika. Lumaki kami sa musika. I remember when we were young, si mama po kapag natutulog kami sa gabi, magtatabi po siya dun sa kama ng radyo. Tapos nakaon lang yung radyo hanggang umaga na yan. Actually, aside from that music, nagkukwento si mama yun, papatuloy sa ano. So, kung love story nila ni papa, memories na namin. Napakarami rin po naming cassette tapes dati, although wala na po ngayon, syempre. And si Lola po, mayroon silang mga plaka dati. Kaso wala na rin po yata ngayon. Hindi ko na po alam kung saan. Hindi po ako nakapagtabi. Pero nakita ko po yun yung tambakan nila dati ng mga plaka. So, yes, nakakita na po ako ng mga plaka. Meron pa po yung, ano, yung sikat natin ni Magellan. Kahit nung nililigawan pa lang ni Papa, si Mama, dinaan niya sa musika. Yan, siya po ay kumakanta, nire-record niya, ganyan. So, tag na to. Binibigay niya kay Mama. Yun, wala pa kami sa mundong ibabaw. Siyempre, based lang yun sa kwento ni Mama. So, yun, nire-record niya nalagay niya sa cassette tape. Tapos, binibigay niya kay Mama. Aww. So, music. Napakaganda po talaga niyang way of escape from reality or outlet. It would really take you to another dimension. Parang ganun. Feeling mo, nasa ibang dimension ka, nasa ibang realm ka. It adds life. And love pa rin po sa old songs, old soul po. Napakarami ko pong alam na lumang kanta at marami rin po akong memories na lumang kanta kasi nga po mahilig po ako sa music. At marami po kaming CD ngayon na CDs na karamihan po ay old songs kasi si mama syempre pag nagpapatugtog po kami with the speaker no, ng mga modern song na naiingayan po siya pero pag nagpatugtog kami ng mga Angel, mga ganun. There's really something in music that really adds your life, lifts your spirit up, boosts your confidence, purifies your soul, and make you feel peaceful, have a peace of mind. So, talagang effective po siyang outlet. If you do not appreciate classical and jazz music, you try to appreciate them kasi they really give soothing relaxation and peace of mind. At alam niyo po ba na sa show that classical and jazz music actually have physiological functions. They slow pulse and heart rate and decrease levels of stress hormones. So you guys can just listen to music and you have to love listening to it.
You know, there's a surprising sense band with music does special to our brains. Pero search na lang po kasi hindi ko na po siya i-discuss dito. Abutin po tayo ng siyam-siyam. Basta po, listening to music reduces stress, pain, and suffering. And it counteracts the effects of chronic stress po talaga. Sa mga mahilig po sa music, sobrang makaka-relate po kayo. Sobrang makaka-relate kayo dito kasi alam niyo po yung epekto ng music. Alam niyo po yung epekto ng music sa atin. Pero guys, paalala lang po ha, kasi dapat piliin po natin yung music na papakinggan po natin. Kasi studies show that some types of music can actually result in deleterious effects to the mind and body. Dahil po yun sa sound vibrations. They give shock and rhythmical sequence po sa muscles. Basta po, yung music sana napapakinggan natin kapag tayo na stress ay yung makakapag-relax po tayo, not to the point na nagiging ano na siya, background noise. Also, sa mga mahilig po matulog na naka-headset, tapos ang lakas-lakas po ng volume, naku, itigil nyo po yan. Hindi po siya nakakatulog, nasisira po yung eardrum nyo. And sa mga naka-headset po na habang nag-charge, bukod sa yung battery nyo, mga dong, dahi, masisira, eh, pwede pong masunog. Mayroon na po, dahi. Mayroon na pong, nag-charge siya, tapos naka-headset. Nag-spark, nasunog po yung kanyang tenga. So, huwag niyo pong gagawin yan. Kung nag-charge, ayan yung mag-charge. So, ayun nga po, music really helps a lot. Napakaganda po niyang outlet or escape from reality. Pero hindi ko lang po kasi maintindihan. Yung iba, malungkot na nga, makikinig pa ng senti songs. Ano ba, te? Pag malungkot ka, makinig ka naman ng happy music, no? Yung mapapaindak ka, ganyan. Malungkot ka na nga eh. Tapos, iyak-iyak ka dyan. Fourth, movies or K-dramas. Ako, yung mga adik dyan! Ako din, nanonood din ako ng K-drama. Ina-ina tayo ng sistema! Nako, lumaki din po ako mahilig sa movies. Kung may papakita ko lang po sa inyo yung mga VHS namin dati. Ay, nako, dati, di ba? VHS, wala pang mga CD, mga DVD, ganyan. Ang dami po namin VHS. May VHS kami ng mga, yung mga tawag ito, mga Disney, Cinderella, Swan Princess, Sleeping Beauty. Meron din kami yung VHS ng Lion King, Beauty and the Beast. Oh, alam niyo ba ang meaning ng VHS? Video Home System. Charot, sinurge ko lang. So ngayon po, marami na po. Wala na po kasing VHS, eh. Mayroon ng mga CD, DVD, meron na rin ngayon Netflix. Marami ka na rin mapanood ng movies sa TV, sa mga Fox Movies, HBO, Star Movies, tsaka marami po mga channel na pwede kang manood ng movies. Meron na rin man mga sites na pwede mong mapag-downloadan ng movies, K-drama. So, marami na pong access, ano? K-drama! Yay! Kaway-kaway sa mga kinain na dyan ng sistema, kagaya ko! Mayroon po kasing something talaga, no? Sa K-drama na talagang maguguyo ka. Maaantig ka. Eh, para bang you want more? Pagkatapos mong panoorin yung isang episode, gusto mo pong panoorin yung isang episode, dong! Alas dos na ng madaling araw, gusto mo pa rin panood yung susunod na episode. Ayun! Ganon, kaganda. Gusto mo pang panoorin yung susunod. Ganon. Okay, pagkatapos mo yung isang, hanap ka na naman ng iba. Ibang, ano, K-drama, ganyan. Nako, sikat po ngayon yung World of a Married Couple, no? Hindi ko po siya, ano, pinapanood. Pero nakikita ko siya palagi sa, ano, sa pagtawag na naglagan ako sa Facebook. Daming nagpo-post kasi maganda po yung kabit dun, no? Maganda ka man o hindi, kabit ka pa rin. Charot, joke. Pero kasi akong nabasa na sabi niya doon, kung kabit ka, siguraduhin mong ganito ka kaganda, sabi niya. Pero kahit ganyan ka kaganda, naninira ka pa rin ng pamilya. Sorry. Gusto ko yung mga ano nila, comedy drama. Ayan. Wala, tawa-tawa ka, tapos naman yan, kikiligin ka, ganyan. Pero nag-i-improve na rin naman po ang ating Filipino movies and dramas. Nag-i-improve na rin po tayo sa effects, ganyan sa movies natin. Uy, horror movies! Nag-i-improve na po tayo sa horror movies. Doon po sa mga nagsasabi na kinain na ng sistema ang Pilipinas, no? Kinain na ng K-pop, K-drama, kinain, nag-opura tayo Korean, Chuchu.
Hindi naman po sa ganun. Sorry, pagtanggol lang sarili. Hindi naman po sa ganun. Kasi wala naman pong masama kung mahihilig tayo sa K-drama or sa K-pop. Huwag lang po kasi tayong masyadong maging addict na to the point na yan lang ginagawa mo, nanonood ka na lang ng K-drama, wala ka nang ginawang ibang makabuluhang bagay kundi manood ng K-drama at K-movies, ganyan. Or maging addict ka masyado sa K-pop, sana po maintindihan niyo yung gusto kong ipunto. Sana alam niyo po yun. Alam niyo na po yun. So, ayun nga po, you can spend time watching, as a way of escape from reality, no? You can spend time watching movies or K-dramas. Kasi, it's not just about the entertainment. It's not just about blow of steam and having laughs. There's more than that, actually. It's actually appreciating art and learning lessons of life as well. Films can actually shape the way we're making sense of the world we're living in right now. Kahit pa yung mga old movies na pinapanood natin ngayon, binabalikan natin, kahit makailang ulit pa natin ulit-ulitin yan. And actually, stress relief naman po talaga ang key function ng films. Alam niyo po ba na may therapeutic benefits po ang films? Kasi they serve po as safe space in a way that they provide an opportunity for the viewers to actually recognize themselves saan? Sa character nung pinapanood nila. Minsan kasi nakaka-relate tayo dun sa character ng isang actor or mismo sa kwento nung pinapanood nating movie. At dahil dun nakakapagbigay sila ng idea sa'yo as a viewer and a relief feeling. Diba, films provoke all kinds of emotion. You cry, you laugh, you suffer. So you can channel all of this in a form of therapy. Kasi watching a movie can be revitalizing. It can help you relax, have a good time, identify your problem, and get an idea on how to overcome them. It can honestly decrease anxiety and raise motivation. So watching a movie actually elevates, inspires, amazes, improves mental health, improves strength. So do watch movies. Fifth, art therapy or being creative. Iba po ito dun sa arts and designs na sinasabi ko kanina. Kasi I focused on drawings. Pwede nyo pang idagdag din po dun yung painting. Pero pwede din po dito sa art therapy or creativity. For this art therapy or being creative, let's focus on recycling. Pag-recycle ng mga bagay-bagay. Pag-de-design na rin somehow, kasi de-designyahan mo naman yung re-recycle mo. Pwede rin yung paggamit ng clay, assembling a collage, sculpturing if you know kung paano mag-sculpture. Making mosaic, paper mache, kahit na ano, na creative process or art na pwede mong gawin out of sa kung ano lang makikita mo na available dyan sa bahay nyo. Ang art therapy po nakakatulong siya to improve self-esteem, relieve stress, and decrease anxiety, self-awareness, promote insight, resolve distress, and cultivate emotional resilience. So ako po personally, marili po akong magtago ng mga bagay-bagay na patapon na. Like, alam nyo yung ano, yung core ng toilet paper, kung ano man ang tawag ito. Basta yung core ng toilet paper, yung karton dun sa gitna. Ay, tinatago ko po yun, nag-hoard po ako. Kasi ginagamit ko po siyang ano, wait lang ha. Nire-recycle ko siya, pwede ko siyang gawing container. Yung mga lata-lata ng sardinas, luncheon meat, yung cup ng cup noodles, bottles na may magandang shape, ganyan. Tinatago ko sila kasi iniisip ko, pwede pa siyang gamitin, pwede siyang i-recycle. Wait, I'll show you sample ng ginawa ko. Ta-da! Ito po ay lata ng I think kernel corn. Ito po ay sa luncheon meat. Lata ng luncheon meat. Medicine box. Itong dalawa. Medicine boxes. And ito na nga po yung sa toilet paper. Ayan. Wow. Yan po.
No, ginawa ko lang siya during this quarantine. So, feeling mo kapag nagre-recycle mo lang, busy-busy yan ka ba, nag-cut ka, tinitapean mo and all, dinidesignan mo, parang nadadivert yung attention mo and nare-release mo rin somehow yung emotion mo doon. It's one of my outlets talaga, pagre-recycle. At ang art therapy po, proven effective po siya for healing and mental well-being. Ang goal po kasi ng art therapy or being creative is actually to utilize creative process to help explore self-expression. Malaki po yung itutulong na para makapag-relax po kayo. Also, it kills boredom kapag wala kong magawa sa bahay niyo. You can be creative in your own simple ways. Wala naman pong rules sa pagiging creative or sa creativity. Just try to be creative in your own simple ways and that's it. Effective po siya sa akin. We move on to the sixth way of escaping reality, and that is reading. Reading magazines, novels, books, or any reading material. So, ano ba yung last na book na nabasa mo or last reading material na nabasa mo? FHM? Dong Dai! Ang ibig kong sabihin, yung makabuluhan naman, yung meron kang mapupulot, ganun, or kahit na ano actually na pwede mong basahin, basta yung meron ka namang mapupulot na something. For me, stress reliever din po talaga ang reading or ang pagbabasa. Kasi no matter how much stress you have, you know, in your countless issues faced in your daily life, it all just slips away when you lose yourself in a great story or in a great topic you have read in a particular reading material. Ako po, bata pa lang po talaga ako, mahilig na po akong magbasa. As far as I can remember, ang first books na nabasa ko ay yung isang set ng libro na entitled My Bible Friend. Wala na po akong copy, hindi ko na nakikita dito, pero mga 10 ata yung na libro na mga 20 pages and above. So yung My Bible Friend books na yon actually ay manipis lang siya na libro kasi nga 20 pages yung minimum ata. And then stories na hinango sa Biblia and meron siyang mga colorful illustrations kasi nga pangbata talaga siya. That set of My Bible Friend books was actually bought by my mom at pinapabasa niya sa amin noong mga bata pa kami. So, yun yung mga libro na kauna-unahang nabasa ko. Also, elementary pa lang po kami, meron na kaming encyclopedia, Webster's, New World Dictionary, English Tagalog Dictionary. So, malalaki po yung mga yun at makakapal. And may kamahalin po ang pagbili ng mama ko noon. So, as in, inalagaan talaga namin. And buhay na buhay pa rin talaga sila hanggang ngayon. Baka magamit pa nga ng mga magiging anak ko. Ang ganda magbasa talaga. Somehow, makakalimutan mo yung stress mo, yung iniisip mo, yung mga bumabagabag sa'yo. Ganyan. So, parang, yung attention mo, mag-focus ka dun sa binabasa mo. So, it's just a mental diversion nga, sabi ko nga. Temporary relaxation ba? Away from the stresses na nararanasan mo sa buhay mo at the moment. At may sasabihin po akong sekreto na hindi pa po nalalaman ng iba maliban po sa mga kasama ko dito sa bahay. Even my best friend doesn't know about this. Kapag ako po ay maglalabas ng sama ng loob sa comfort room, uupo sa trono, ganun, alam na Liz, hindi po ako mapakali pag wala po akong binabasa. Huh? Yes. Kunwari, ayun na, lalabas na, nararamdaman ko na, ayun na, lalabas na siya. Maghahanap pa talaga ako ng ano, maghahanap pa talaga ako ng i-grab ko, dadalhin ko with me sa CR. Kasi parang, bored kasi ako, guys. Bored ako, nakaupo ka lang doon, nakatunga nga, nakatulala sa kawalan, ganyan. So, ang boring kaya. Naghahanap talaga ako ng pwede kong basahin, nagdadala ako ng libro with me kung mayroong mga libro sa salas. Kasi may mga books din kami sa salas na binabasa namin ng kapatid ko, novels, ganyan. So, kukuha ako doon ng kahit ano doon. Kapag wala naman akong makitang libro or mga booklet, ganyan, or magazines, basta mag,
ano, mag-grab lang ako ng kahit ano na may writings, anything na may writings, basta mayroon akong binabasang ganyan. So kahit yung bottle ng lotion, ganyan. Kapag pag talagang lalabas na siya, ganyan, tapos hindi ko na talaga kayang pigilan, dediretso na ako sa CR. And ang binabasa ko po talaga ay yung bottles na makikita ko doon, or sachet ng shampoo, bottles ng shampoo, yung box ng sabon, ganyan. Kasi po, sa CR namin, wala kami yung lagayan ng ano, yung mga parang lagayan ng reading materials, ganyan. So, pag ako po talaga nagkaroon ng bahay, gusto ko yung comfort room ko mayroon talagang lagayan ng reading materials kasi bored po ako kapag nakaupo lang ako doon na walang ginagawa, nag-aantay lang akong bumagsak ang kalamidad. So what I'm just trying to tell you is magbasa po kayo kasi nakakatulong po talaga siya as stress reliever, yung talagang books na interesado kang basahin, ganyan. Yung mga book lovers na kagaya ko, yun, makaka-relate ko sa sinasabi ko, diba, ang saya talaga. Parang dadalhin ka ba sa another realm, ganyan, so, sa ibang mundo, ganyan, sa ibang dimension. Ayan, so parang minsan yung binabasa mo, kung for example, mahilig ka sa fantasy stories, ganyan, so parang feeling mo dinadala ka din doon ng kwento, diba? Kapag ka naman mahilig ka sa thrillers, sa mga suspense, ganyan, so parang nararamdaman mo, feeling mo andun ka sa kwento, ganyan, so kahit saglit lang, at least na-divert mo yung attention mo, and hindi ka masyado mai-stress, kakaisip ng problema mo, kakaisip kung ano bang gagawin mo, ano bang desisyon ang gagawin mo sa buhay mo, ganyan. So, nakapag-relax ka and nakalimutan mo saglit yung problema mo. So, it's a really a good way of escape from reality for me. Sa ngayon po, meron pa akong 20 novels, about six inspirational motivational books. Ako, I love reading inspirational motivational books. Parang nakakadagdag po siya ng confidence. Apat yata or lima na wala lang books. Magbasa ka. Reading helps in mental stimulation by keeping your brain active, strong, and healthy. So, start reading now. Pang-pito, seventh na po tayo, musical instruments. Yes, as you can see, I have my guitar here. Bigay po yun ng kuya ko. Binili ng kuya ko yan. I think that's the most expensive guitar I ever had. So we right now we have 1, 2, 3, 4 guitars here at home, and we also have one organ. Pero yung organ hindi po naman yung ginagamit na, stuck na lang siya sa kwarto ni mama. Actually, gusto ko rin matuto mag-drums. Pag galit ka, di ba, parang mas masaya yung drums. Ayun, maya-maya putol na yung drumsticks mo. Ayun, so sa mga mahilig ng tumugtog ng instruments dyan, nakaka-relate kayo dito kasi, di ba, sobrang stress reliever din talaga ng pagtugtog ng musical instruments. Well, hindi ko naman sinasabi dito na dapat mag-aral kayo mag-gitara, mag-ukulele, piano, tugtog ng organ, or cello, drums, hindi naman yung kailangan. But, I wanna say na sa mga marunong dyan ng instruments, or sa mga willing matuto, it really works effectively for me. It is a good stress reliever. Parang you can release all your emotions by just playing your musical instrument. So, yung playing musical instruments, it actually enhances memory, builds confidence, and even widens social circle. It was even proven to lower heart rate and blood pressure. Totoo po yun, guys. I made a little research on that. Helps you get comfortable with self-expression. Yun lang naman kailangan natin eh. Kapag meron tayong mga emotion na kailangan i-release, galit ka, masaya ka, nalulungkot ka, or kung ano mga pinagdadaanan mo na gusto mong ilabas, it's really a great way to express yourself. 8. Dancing. I am not really into dancing. Hindi ako magaling sumayaw, but elementary pa lang, sumasayaw na po ako. Natutulong ako and marunong lang po ako. Kasi nung elementary po ako, marunong na po ako mag-folk dance,
When I was in high school, I also learned to embrace hip hop. And pero hindi pa ako sumasayaw sa public. College, talagang na in love na ako sa hip hop. Ang dali ko pong ma-attract sa mga hip hop dancers. And so parang pag nakakita ko sila nang sumasayaw, parang wow. And then when I was in law school, I was given the opportunity to dance ballroom in front of a crowd. So there was an event in law school, and I have this partner, and sumayaw po kami ng ballroom dance sa harap ng professors namin and yung buong College of Law. So that was also the very first time that I danced my own choreography. Kasi mas marunong po akong sumayaw kapag kami nagtuturo ng steps, kasi hindi po ako magaling gumawa ng sarili kong choreography. But during that time, I was the one who made the choreography and sinayaw po namin ng partner ko. So it was actually ballroom dance. I was happy! Ayan, so meron po ako isang dance cover na in-upload dito, pero very very short lang siya. I actually made that video when I was really stressed and reviewing, and during that time, sikat yung kanta ni Charlie Puth na Attention. So, I'll just put the link down below. And so, I also appreciate interpretative dancing kasi parang talagang ini-express mo yung emotions mo sa isang interpretative dance. So, kapag ako po, ito, isang sekreto pa na hindi pa po nalalaman na kahit na sino. Kapag nalulungkot po ako, usually nalulungkot. Not really stressed, pero usually talaga pag nalulungkot, I play particular song na pwede kong sayawan ng isang interpretative dance. So ayun, so hindi ko siya pinapakita sa kahit kanino, but dito lang sa room ko or kung nasa man ako, I do that kapag nalulungkot ako, and it really helps a lot to express and release my emotions. Iba kasi yung body language talaga, the moves, the grooves, they speak a lot of what the person who is dancing really wants to convey. Parang may message na gustong i-convey. So dito sa dancing as a way of escaping reality, you don't have to be really good in dancing, or hindi mo naman talaga kailangang as in marunong sumayaw. Sundan mo lang yung rhythm. Diba? Try mo. Like for example, mayroon kang stressed ka sa work, galit ka sa isang tao, ikaw ay nalulungkot, you just try to play a song. And then you try to move. Just move your body and just go with the rhythm. And malalaman mo, maintindihan mo yung sinasimbit ko kapag trinay mo ito. It would really help a lot. So it's a great way of relieving stress and releasing emotions, because there's actually a positive correlation between dance and mental health. It improves mood, lowers anxiety and lowers stress. Kasi pag sumasayaw ka, di ba parang mag-loosen up ka, di ba parang ang saya. Try nyo kasi, guys. Try nyo para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Pang-siyam! So, ninth is ito. Traveling. Yes, traveling. Napakarami kong gustong sabihin about traveling. Kasi meron tayong mga wrong notions on traveling. Marami tayong mga actually maling intindi when it comes to traveling as a way of escapism or as a way of escaping reality. Kasi marami po sa atin talaga, even ako nga, that's why I included travel here, kasi traveling really makes a great impact when you are actually stressed. And in my observation, or kahit kayo, diba, ginagawa nyo naman yung kapag stress kayo, like sa trabaho or even sa family, kasi diba, minsan na-stress din tayo sa loob ng bahay natin, you travel, right? Marami sa inyo yan, and naiintindihan ko na ang traveling ay ginagawa ngayon as a way to escape reality. Kapag stress ka, may problema ka, gusto mong mag-travel, lalayo sa bahay nyo, lalayo sa kahit na sino, gusto mong magpakalayo-layo, mag-unwind, mag-relax, pumunta sa isang lugar na gusto mong puntahan. I understand that really works
Pero guys, I just wanna say something, and I think this is really important for you to know. Na mayroon din po tayong mga maling pag-intindi when it comes to traveling, and marami po sa atin talaga ay ginagamit ang traveling as a way to escape reality the wrong way. The last place that I was able to travel to was Cebu. It was my third time last year to visit Cebu. Taga Cebu po ang papa ko, Bisaya siya, and he is from Bantayan, Cebu. So, father side, family, and relatives, andun po talaga lahat sila sa Cebu. So, third time ko na pong nagpunta last year, I was with my boyfriend. And yung first na pagpunta ko po doon ay high school. And Diyos ko, malang gastos namin noon. Grabe. That time, nagbarko pa kami noon. And tagal-tagal din ng biyahe. And naalala ko lang, huwag na pala, dami kong sat-sat. Anyway, din yung first time. And then yung second time, nung nag-graduate yung kuya ko, kasi he studied maritime dun sa school kung saan nag-graduate si Papa, dun sa Cebu. So, nung nag-graduate yung kuya ko, that was the second time na pumunta ako ng Cebu. And yung third time nga ay nung last year. So, that time naman, I was with my boyfriend. So, dalawa lang kami, minit namin yung pinsan namin, yung pinsan ko, doon, sa Cebu, and yung dinner na kami. And that time, medyo stress ako, ganyan. So, nakatulong din talaga siya para makapag-relax ako. So, traveling. Let me just be clear on this. Guys, do not misunderstand the real meaning and value of traveling. Magkaibang-magkaiba po yung traveling for discovery and traveling to find yourself or to run away from life. Marami po sa atin, ang main reason nila kaya sila nagte-travel ay to find themselves. Guys, walang ganun. Wala pong ganun. Traveling does not help you to find yourself. It cannot help you to find yourself. Actually, there is really nothing wrong with traveling to help you somewhat forget what burdens you and find time to relax from everything that actually stresses you, like mostly, of course, workplace or even home. But you know, sometimes we travel too much that we try to escape from things that we cannot actually change. Marami po tayong kakilala or napapanood sa YouTube na travel vloggers or nababasa po na sa posts ng mga travel vloggers. Their lives appear to be glamorous and enviable on the outside, full of adventure, beautiful photos. Seems so wonderful and fun. But maybe, who knows, some of them are actually falling apart inside. Bleeding, hurting, suffering in silence. Sometimes we are using travel too much as a way to escape during hard times from the daily grind of life, devastation of a broken heart, or disappointment. Pag ganyan, traveling becomes a negative way of escapism. It becomes a negative form of escape. Kasi that is already escaping from things that we cannot change. So, tanong niyo, how do we travel then? No? So, tatanong niyo, how do we travel then? As a form of positive escape. Know your reasons. Use traveling only as a breakaway. Alam mo dapat at tanggap mo na after mo mag-travel, meron kang problemang haharapin. May buhay kang iniwan na ipagpapatuloy. For a while, you just need to travel because you need to cut the anchor line on something that actually is weighing you down. But you can't keep running away as a lifestyle. Sabi ko kanina, huwag mong gagamitin ang traveling as a way to find yourself. Guys, hindi totoo yun. Promise, hindi totoo yun. Do not use traveling as soul-searching, as a soul-searching way. For how can you find yourself? You can find yourself through self-inquiry. If you know what I mean, you can find yourself through self-awareness, through mindfully changing who you were or the man you used to be.
Ano ka ba? Wala sa kabilang dako ang soul mo, Dong Dai. Truly, traveling is really a great miracle of existence. It's one of the greatest miracles of existence. Because diba, you discover a lot of things when you travel. You have a lot of experience. You would always wonder, what could be more over that next hill? Yun ang virtue ng travel. It exposes you to diverse cultures, diverse people, diverse ways of life, personal growth. Travel to learn, to explore, to broaden your horizon, boost up your confidence, and ensure peace of mind. So, kaya ko lang naman siya in-include dito as a way of escape talaga kasi pwede mo naman talaga siyang gamitin as a way of escape from reality in the sense na mental diversion lang talaga siya. And kung gusto mo lang talaga makakita ng kakaiba naman, pumunta ka naman sa ibang atmosphere, magkaroon ng ibang atmosphere, magkaroon ng ibang environment na somehow ay makakapagpasaya sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, para ikaw ay makapag-isip-isip at makabuo ng maganda at tamang desisyon pagbalik mo, pagharapin mo na yung talagang problema mo. Para makakita ka ng mga kakapagpangiti sa'yo, para makakuha ka naman ng ideya, baka kasi pag nagpunta ka sa isang lugar na gusto mong puntahan, makakuha ka ng ideya para ikaw magkaroon ng makakita ka ng isang bagay na pwede mong mapagkuhanan ng inspirasyon, ng motivation. Baka may mangyari sa iyo doon na pwedeng makapag-realize sa iyo ng isang bagay na pwede mong gamitin para i-resolve kung ano man yung iniwan mong stress o problema bago ka pa mag-travel. So, kapag stressed ka, ganyan, pag uwi mo, diba, at least feeling refreshed ka na, baka okay na yung mindset mo. Mas makakapag-isip-isip ka na. So, traveling would only allow you to temporarily forget your responsibilities and problems and the things that burden you. Pero dapat, alam mo na pag uwi mo, pag balik mo, andyan pa rin yung problem. Andyan pa rin yung mga kailangan mong harapin. Pero at least, mas relaxed ka na harapin sila at solusyonan. So, remember, do not travel to solve your issues. Ano nga ba ang dapat mong gawin? Take a good look at yourself. Oh, nakita mo na. Know what you want to achieve. Know the issues that you want to solve. Or the issues that you want to resolve. And then, work on them daily. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayong lugar. Actually, hindi mo na kailangan mag-travel ng napakalayo. Pumunta sa mga lugar na, well, it helps. It really helps. But actually, hindi mo naman talaga kailangan na sometimes, na pumunta sa mga malayong lugar para lang feeling mo ay matakasan mo yung problema mo or masolusyonan mo yung problema mo. Kasi you can work on them daily. Siguro kailangan mo lang pumunta sa ibang lugar para magkaroon lang ng mas relaxed na environment. Pero, no, hindi mo mahahanap ang solusyon sa problema mo dun sa lugar na pupuntahan mo. So, do not use traveling to solve your issues. So, basically, traveling really helps to reduce your stress. Pero I just want to pinpoint, travel sometimes, but not always. This is with all due respect sa mga mahilig pong mag-travel. Bakit? Kasi, you know, I have read a lot of articles and stories from great travelers na traveling too much, especially alone, can destroy you. Somehow, I agree with them. Kilala niyo po ba si Alex Barrera? So, in Alex Barrera's blogger po siya. So, meron po siyang blog entitled Traveling Too Much Ruins Your Life. Kasi po, mahilig po siyang mag-travel. And then, ginawa niya yung article na yun na Traveling Too Much Ruins Your Life kasi may mga bagay siyang na-realize na may mga hindi magandang bagay din na naidudulot ang traveling too much. Like, he and his wife are already distancing themselves. So, parang nagkakalayuan na sila ng loob kasi sobra na siyang nagta-travel. So, wala na silang time sa isa't isa. So, he made two significant changes. One, he would only travel for work and if there is a professional reason for it. And second, he would never string several trips together. Malay mo kasi, di ba, yung mga partner nyo dyan. Yung partner mo, for example. So, ikaw, mahilig kang mag-travel. So, sasabihin mo sa kanya, sasabihin mo sa isawa mo, kaya sa boyfriend mo, sasabihin mo sa kanya,
vlog or whatever na tawagan niyo. Bukas, of course, so meron akong pupuntahan, mag-travel kami with my friends, or kung mag-isa mo naman, gusto ko kasing pumunta sa ganito, or kung may lugar kang gusto kong puntahan, gusto kong pumunta sa ganito, and siyempre meron din siyang sariling trabaho, so hindi ka niyang pwedeng samahan, and sometimes, as a traveler, minsan gusto mo ikaw lang mag-isa, ganyan, so parang yung partner mo sasabihin niya, sure, okay lang, pero you have to be sensitive, if that's what you call it, or you have to be considerate. So kung ano yung totoo nilang nararamdaman. Kasi kung ako yung partner mo and then you would always travel, parang mag-oo ako kasi dyan ka masaya. Right? Mag-oo ako kasi yan ang gusto mo. Gusto ko, nakikita kang masaya. But how about me? Parang ganyan. Sa sarili nila, sa sarili ko, isipin ko na paano naman ako? Paano tayo? Yung time na nga lang na sana magkasama kayo, why don't you make something na para i-impress naman siya? Kasi for me, sa isang relationship, yung pag-impress sa partner mo, it doesn't stop dun sa time na nagliligawan pa lang kayo, na bago pa lang kayo. For me, every day you have to impress your partner or make him or her love you more. Kung talaga mahal mo yung partner mo. Gagawa ng paraan para everyday, di ba, ma-fold kayo sa isa't isa. Kasi napaka-importante po nun sa isang relationship para magtagal po yung relationship nyo. You would always give him or her a reason to love you even more. Everyday, di ba? Para sa akin kasi ganun. Ganun yung point of view ko. Ewan ko sa inyo, pero sa akin ganun. Importante yun sa isang relasyon for me. Why don't you make some time to make him feel at least better pag-uwi niya, meron kang niluto dyan, meron kang pre-prepare dyan, wala namang occasion, wala namang special occasion, wala namang dapat i-celebrate, but you made him dinner, nag-set up ka dyan ng table or whatever, may ginawa kang something, kisa naman, every off mo na lang, or every time na may free time ka, nagka-travel ka palagi. So, minsan, hindi rin siya talaga nakakatulong, baka nakakasira na siya sa relationship mo na hindi mo lang alam. Hindi mo alam na ikaw lang pala yung masaya. Feeling ko ganun ang nangyari kay Alex Barrera. Parang masyado na siyang na-inlove sa pag-travel niya and nakalimutan niya na magkaroon ng sapat na oras para dun sa partner niya. I say spending more time with the family or with your partner is really precious. It is precious and priceless. Traveling is really only for vital reasons. Still, diba? When you need to relax, you can stay with your family, you can stay with your loved ones, with your partner, and you can relax. Mas masaya din naman kung kailangan mong mag-relax ay kasama mo yung mga mahal mo sa buhay kaysa kasama mo yung mga ibang tao. Well, your friends, your peers, hindi naman sila ibang tao sa'yo. But what I'm basically saying is there are people who are more important and valuable to you and you must know how to prioritize those people. Dapat alam mo kung sino yung mas mahalagang pagbibigyan mo ng oras, sino yung mas mahalaga na i-consider mo. Ayun, and for me, it's the family and your loved ones. Importante sila. Of course, friends and peers are also important. Okay lang magkaroon ka ng time sa kanila, lalabas kayo once in a while, but not always. So yes, you can hit the road once in a while. But remember, only for the right reasons. Huwag naman palagi, di ba? Every time na lang free time mo, magta-travel ka, eh paano naman yung mga tao sa paligid mo? Baka nagtatampo na yung asawa mo. Uy! 10th! We're down to the 10th way. Ang pang-sampu po natin ay napakahalaga. Ito po is fixing yourself. Physically. Yeah, although mukha kong gurang ngayon, to fix yourself physically, malaking tulong po siya talaga. Promise! Promise! Ilan sa inyo during this quarantine na nandito lang kayo sa loob ng bahay? Nandiyan na kayo sa buong loob ng bahay. Natutulog, nakailata, nag-i-internet, nanonood sa YouTube, nag-Facebook, nag-Twitter, nag-Instagram, or whatever pa nag-i-gagawa. And most especially, nag-TikTok. Most especially, nag-TikTok. Ilan sa inyo ang kahit papano,
is minimaintain pa rin ang freshness ng, you know, physical appearance. Kasi for me, nakakatulong siya to boost up confidence and para ma-relax ka. When I was reviewing for the bar, kapag nai-stress na po ako, I will wear makeup. Hindi po ako magaling mag-makeup. Wala akong mga gamit na talagang mamahaling pang-makeup. Pero nanonood ako kay Miss Ann Clutes. Hi, Miss Ann. Muna nanonood lang ako. Pero hindi po talaga ako yung ma-makeup na tao. Right now, powder lang po yan. Konting, tawag nito, sa eyebrows, konting lang yan. And then, lip gloss lang. I don't really put too much on my face kasi po, eto na naman, pangatlong sekreto. Or pangatlong bagay na marami sa inyo hindi nakakalam. Sensitive po, mamahaling po ang aking cuties. Oh, yes, important po. Kaya, ay nako, minsan nakakainis pero yun po ang katotohanan. Sensitive po ang cuties ko, so I don't really use too much cosmetics. Lalo na po sa face ko, hindi ako masyado gumagamit na kung ano-ano. Madali po kasing mag-react yung skin ko sa mga cosmetics. So, hindi ako masyado nag-makeup. Pag stress na ako, no, I will wear makeup on my face. And then, kukunin ko yung mirror, lalagay ko sa harap ko. Ha? Doon ako nagre-review. Huh? Habang nagre-review ako, tinitignan ko ang aking pagmumukha. Are you serious? At sinasabi ko sa sarili ko, gosh, oh my gosh, I look good, I am fresh, I'm confident, yes, I can do this! Ganyan, nakakapag-boost up siya ng confidence, promise guys, try nyo kapag stress kayo, or kapag nalulungkot kayo. Guys, pagandahin nyo sarili nyo, promise. Oh, maganda na kayo, pero what I'm saying is, put something sa mukha mo na kapag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, ay talaga namang lalakas yung loob mo. At sasabihin mo, no, 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 no. I can do this. Nakakatulong siya para ma-lower down yung stress mo. Ewan ko, baka sa akin lang. Pang-tanga. Pero, try nyo, baka effective din sa inyo. Usually kasi, di ba, kapag stressed ka, meron kang pinagdalaang down na down ka. Usually, kapag ka super umiyak ka, for example, ganyan, pag-isa mo sa umaga, lahat ng eye bags mo, ganyan, tapos parang ang haggard-haggard mo tignan, ganyan. So, kasi nasabi ko lang naman, siyempre, maligo ka, ganyan, and then, gumawa lang ng paraan para mas gumanda ka, ganyan, para mas fresh ka tignan, ganyan. And yun, kapag stress ako guys, ginagawa ko yun minsan. Kasi diba, nakakalungkot naman. Ang dami mo nang pinagdalaan, ang dami mo nang iniisip, tapos ang hagal mo patignan, te. Parang, nakakasira siya ng confidence. So yun, kapag stress ka, don't die. Ayusin mo sarili mo, sinasabi ko sa'yo. Effective yun. Kasi diba, kahit nandito lang tayo sa bahay, dapat maayos ka pa rin tignan, diba? Dapat, naalagaan pa rin natin yung sarili natin. Maglagay ka naman ng moisturizer, mag-lotion ka naman, te. Para yung skin natin naaalagaan pa rin. Kasi for me, napaka-importante niyang bagay para makapag-boost ng confidence. And sometimes kapag meron ka talagang pinagdadaanan, nakakatulong din talaga siya para naman masabi mo sa sarili mo na kahit may pinagdadaanan ka, you're looking good. And parang magbibigay talaga siya ng message na kaya ko to. Kaya ko to. With conviction. Kaya ko to! Ganyan. So, magbibigay ako ng mga ilang tips para naman you can fix yourself physically during these hard times. First, cleanse and moisturize your face daily. When you wake up in the morning, mag-facial wash ka naman. Te, baka naman mga tumigas-tigas ka pa dyan ng laway. Ganoon, magkinamos ka, mag-facial wash ka. And, not necessarily maglagay ka ng kung ano-ano pa. Facial wash, that's okay. Pero, dun sa mga talagang nasanay na din at gusto pang ma-moisturize yung face, napanatili yung malambot, maganda na lang mukha,
pagkatapos mo mag-facial wash, mag-moisturizer ka. Second, brush your teeth. Nakikinig po kayo ng radio. Hindi ko alam kung ano ng station yun, pero sabi niya, may dalawang paalala sila. Ng DJ, dalawang DJ na yun. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Okay, third, drink your water, bitch. Sabi nga ni Mimi niya. Uminom po tayo ng tubig at least 8 glasses a day para maganda ang skin. Kita niyo si Mimi, ha? Mahilig po siya uminom ng tubig kaya maganda po yung skin niya naturally. Fourth, eat fruits and veggies. Alam niyo naman yan, di ko na kinalaman po sa skin, pero sinabi ko natin. Fifth, exercise. Yeah, I wake up at 4:30 in the morning, sometimes 5 a.m., sometimes 5:30 a.m. And I am actually ang exercise naman talaga is 20 and above. I think 20 minutes and above. That would be a good exercise already. Pero ako, sometimes I do it 15 to 20 minutes kasi kinukulang ako sa oras kasi nga may negosyo akong inasigaso early in the morning. So, at least, di ba, I exercise. So, napaka-importante po na ehersisyo. In addition, avoid frizzy hair. Malaki po yung impact talaga ng buhok na ma-build up yung confidence mo, ganyan. Malaki kaya ang tulong nun. Lastly, tamang tulog. At, dapat happy lang. Basta yun. Stay attractive all the time. So, yun po ang 10 ways to escape reality. Arts and designs. Second po ay writing. So, andyan na po ang writing essays. Stories, poems, and songs, and also having a journal. Third, music. Fourth, watching movies and K-dramas. Fifth, we have art therapy or being creative. Sixth, we have reading. Seventh, playing musical instruments. Eighth, we have dancing. Ninth, traveling or travel. And then the last one is 10th, fixing yourself physically. But guys, I want to add dalawa pa. Meron pa akong dalawang i-add. Yung cooking, okay? Lately na lang po yun sa akin na naging stress reliever ko po siya. Dati na po akong nagluluto like high school yata nung first na nagpaturo ako kay mama na magluto. And ang specialty ko po, I think, is pininyahang manok kasi yun po yung talagang pinakaunang pinaturo ko kay mama kung paano lutuin. So, pininyahang manok. So, high school, marunong na ako magluto ng pininyahang manok. So, sinasabi ko na isa siya sa mga pwedeng maging stress reliever nyo kasi po, meron siyang effect na ganun. I'm sorry. Meron siyang effect na ganun na pag nagluluto ka, masaya. Parang ganun. Depende yan kung talagang gusto mo yung ginagawa mo or kung tamad ka magluto tapos nagluluto ka, hindi mo siya mai-enjoy. You have to embrace it and you have to keep in mind na ito makakatulong sa akin para. Of course, we do not cook only as a stress reliever. We want to serve a family, we want to cook for the family, to make them happy, to serve something at the table that you actually made, you are the one who cook it, and talagang masaya kapag nagustuhan nila yung luto mo. Parang may effects siya na kapag stressed ka, nakakapagbigay siya ng kakaibang saya. Lately, may mga pinagdadaanan ako, ngayon, and nalulungkot ako. Cooking really helped me to feel better. Hindi sa para magpaka-busy ka lang. Well, ando na siguro yan, pero kung enjoy mo yung ginagawa mo, it would really give you a different feeling of joy and happiness. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa channel ko, dalawa po yung focus ng channel ko. So, inayos ko na po yung channel art ko. If you want to see it, you can just visit my channel. Inilagay ko po doon yung dalawang focus po ng channel na ito. So, it's all about food and life. Makakatulong po talaga siya. Try nyo kapag stress po kayo, kapag nalulungkot kayo. Try cooking. At magiging feeling accomplished ka pa na natuto ka ng magluto, nag-enjoy ka pa, somehow, nakalimutan mo pa saglit
yung problema mo, somehow nakapag-relax ka. O papagod ka after cooking kasi nakakapagod pa talaga magluto. But at least, pagkatapos pong magluto, feeling accomplished ka and kahit pa paano, nakalimutan mo saglit yung pinagdadaanan mo. Yung pangalawa po na gusto ko pang i-add is actually social media. But you use it in the right way. Like you have Facebook account, IG, Twitter, YouTube channel, or kahit wala kang YouTube channel, YouTube, nanonood ka sa YouTube. Pero ayun, sa mga mahilig sa social media, diba, nakakatulong din talaga siya. Pero please, you use it in the right way. Respect other people. Somehow, it gives a feeling of relief. Thank you so much for watching, and I hope you learned something in this video. Sana may napulot kayo, and hindi ko sinasabi na gawin nyo lahat itong ways of escape na to. And sana naintindihan nyo gusto kong ipunto when I say ways of escaping from reality. Pwede nyo siyang gawin, and if you have your own outlets and ayaw na nyo siyang baguhin, then it's okay. You can just pick some dun sa mga generico, and you can just add them as your outlets or way of escape from reality. If you appreciate this video, please give it a thumbs up. And if you want to be a part of this family, please click the subscribe button down below. And so, see you guys again next time.